Please all kneel. Magandang tanghali po sa lahat. Tayo ngayon ay napapanood sa Facebook Live ng TV Maria. Ang ating pagdiriwang ay kasabay ng isang misa pasasalamat sa mga biyaya ng 400 taong pagkakatatag ng parokya ng Santa Cruz. Ang paring mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rudsend Paragas, SSS, ang ating ritor at ang ating kura paroko. Magsitayo po ang lahat. Sa walang humpay na biyaya at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, buong galak at pasasalamat na ipinahahayag ko sa inyo ngayon, kaisa ng kanyang kabunyian Luis Antonio G. Cardinal Tagle, Arsobispo ng Maynila, at ang sangguniang pastoral ng parokyang ito, ang opisyal na paglulunsad at pagbubukas ng 400 taon ng pagkakatalaga at pagkakatatag ng parokya ng Santa Cruz dito sa Maynila na ating ipinagdiriwang sa 12 ng Hunyo, 2019. Ipagdasal natin ang ating mga gawaing paghahanda sa tulong ng panalangin ng Nuestra Señora del Pilar at ni San Pedro Julian Aymart na ito ay maglapit sa atin sa kanyang anak na si Jesus sa banal na Eukaristiya.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa bawat pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, ipinadadama sa atin ng Diyos ang walang humpay at dakila niyang pagmamahal para sa atin. Kasama ng pagmamahal na iyon ay ang pagpapatawad sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya lumapit tayo sa Diyos, buong tiwala nating itaas sa Kanya ang lahat ng ating nagawang pagkakamali at humingi tayo sa Kanya ng pagpapatawad at bagong buhay. Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Berheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng babay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng tao na may buhay ay matakot sa tao at maghari ito sa mga hayop, sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng limang pandamdam at binigyan pa rin ng pang-anim, katalinuhan at pampito isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tenga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. Ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamanas sa kanila ang kautusan ng magbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matigkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama," at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang naliligid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mo nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mo nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao parang damo ang katulad.
sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalaglag, nawawala man din ito at di na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ibinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabi sa ating Ebanghelyo na pinagpapala ng ating Panginoon ang mga bata. Ang mga matatanda, hindi pinagpapala ang mga bata. Pinapalo ang mga bata. Pero si Kristo, sabi niya, pinagpapala ang mga bata. Niyakap ni Kristo, tinawag ni Kristo ang mga bata at gusto niyang sabihin sa ating lahat, itong batang ito, mayroong kinabukasang maganda kapag sinubukan nating yakapin, sinubukang mahalin, at sinubukang bigyan ng pagkakataon. Magfo 400 years na po ang Santa Cruz sa June 20 sa kasalukuyang taon. Ito ay naitatag noong June 20, 1619. Ang simbahan ng Santa Cruz was then a chapel of Quiapo Church.
At nung nagsimula ito, parang isang bata din lang. Hindi alam kung paano magsisimula, kung ano ang gagawin, kung ano ang magiging kinabukasan ng Santa Cruz. Yung unang parish priest kaya dito, did he imagine that we will be celebrating today, this year, the 400 years of Santa Cruz? Hindi, di ba? Na-imagine niya ba na 2017 ang patron natin ay makokoronahan canonical? Hindi rin. Na-imagine niya ba na 2018 na ang simbahan ng Santa Cruz ay magiging Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament? Marahil hindi. How did they started? 13 na ba ang misa nila kapag Linggo? 6 na ba ang misa nila kada araw? Meron na bang exposition of the Blessed Sacrament simula umaga hanggang gabi? Ganun na ba karami yung mga taong pumupunta rito? Meron ba silang Dante Chua? Meron ba sila ng mga volunteers nating mga collectors na pursigido kahit minsan gustong maglaba pagdating ng Sabado? Gaano ba karami ang kanilang volunteers? Nagsimula lamang sa isang bata. Pero minahal, inaruga, inalagaan, niyakap ang simbahan ng Santa Cruz. We have to give thanks to those people who started loving this church. We have to look back and say thank you to them for the great love, for the sacrifices, for the care. Dahil kung hindi nila sinimulang inalagaan itong dambana na ito, hindi naman siguro ito ganito kaganda, kasaya, kasipag tayong lahat dahil ang itinanim nila, tayo ang bunga. Kaya mga kapatid, kung i-coconnect natin yung pinagdiriwang natin ngayon at sa sinasabi ni Kristo, napaka-importante palang mahalin, alagaan, bigyan ng oras yung mga bata. Ngayong taong 2019 ay ipinagdiriwang natin ang taon ng mga kabataan. May mga kabataang nasa school. Marami ding kabataang wala sa eskwelahan. Marami mga kabataan that they have parents that they love their children dearly. Pero marami din mga kabataan that they are exposed into dysfunctional families. Marami mga kabataan that they experience love from their uncles, from their lolas and lolos, kapatid. Pero marami ding kabataan na kung sino pa yung malapit sa kanila, sila ang nag-aabuso sa kanila. Marami mga kabataan na they live comfortably in life. Merong pagkain, merong bahay, merong tubig, merong kuryente, merong basic need. Nakakakain na 3 beses isang araw. Pero there are so many children as well that they don't have nothing but only their life. It is about time, not only for the year of the youth, but if we could use this year para simulan ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanila. Huwag na siguro tayong lalabas ng simbahan. Meron kayong pamangkin, meron kayong anak, meron kayong kapatid, meron kayong apo, simulan natin sa kanila yung pagmamahal na yon, yung pag-aaruga na yon, yung pagbibigay ng oras na yon. Dahil kapag nabigyan natin sila, alam natin there is something that is great that's going to happen 20 years from now. Sabi ni Pope Francis,
doon sa kanyang homily sa culmination ng World Youth Day sa Panama. Sabi niya, "The youth is not about the future. Youth is now." Kung gusto nating magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan, huwag nating isipin kung ano yung bukas. Ang tanging nating isipin kung ano yung ngayon. Sabi ni San Pedro Julianemard, nung siya ay nagdidesisyon kung siya ba ay papasok sa seminaryo, sabi niya, "Tomorrow might be too late." He was right. To act what is good today is a great success in the future. Ang Pilipinas ay 80% na Katoliko. Kung meron tayong 105 million na population, 80 million ang Katoliko. Kung yung 80 million na yon, mangangarap para ngayon, magmamahal para ngayon, mag-aaruga para ngayon, kahit nasabihin ng iba na in 25 years, sira na ang Katoliko, I bet you that person is wrong. If we are going to love, if we are going to care, if we are going to share, if we are going to embrace not only the young ones, but tayong lahat, yan ang tunay na pagdiriwang. At hindi natin sisirain kung ano man yung napakagandang sinimulan 400 years ago. But lado, patuloy nating pag-iintingin ang pag-ibig, pagmamahalan dito sa ating parokya. Ano ang ating lakas? Ang lakas-lakas natin. Ano ang ating kapangyarihan? Napakalaki ng kapangyarihan natin. Ano ang ating katatagan? Napakatatag natin. Ano yon? Sabi ni Kristo, "Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo." Kapag naniwala tayo sa biyaya at grasya ni Kristo sa banal na Eukaristiya, sino ang pwedeng sumira sa atin? Sino ang pwedeng pumigil sa atin? Sino ang pwedeng magpabagsak sa atin? Wala. Dahil sabi nila, if God is in your life, you have everything. If God is in your life, who can do harm in your life? Kaya sana mga kapatid, ito ang isang hamon para sa ating lahat. Para maalala tayo after 400 years ago, nasasabihin nilang ganoon, there was a community who celebrated 400 years ago with great love and enthusiasm na nagtanim sila ng bagong pag-asa, bagong pagmamahal. Kaya ipinagdiriwang natin ang pagmamahal at kabutihan ng ating Panginoon. Kung 400 years ago, isang bata, alam kong isang bata muli ang ating sinisimulan. But a matured Christian who never give up loving even though death is in front of us. Because Jesus in the Eucharist showed us already that there is hope after all our sacrifices and sufferings. Sa mga kabataan na nandirito, sana huwag niyong hayaan na hindi kayo pagbigyan ng inyong mga magulang na mahalin. Sana you also take all the chances to dream not only small but big. Dahil pag ang Diyos nangangarap, hindi lamang dito sa lupa, kung hindi pati sa buhay sa kabila. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga anak ang ating mga panalangin. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan
Naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag, magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang paglulunsad ng paghahanda para sa 400 taon ng parokya ng Santa Cruz sa araw na ito ay magdulot nawa sa atin ng isang pamayanang nagkakaisa, nagkakatulungan upang mahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating itaas at ipagkatiwala sa ating Panginoon ang mga personal nating panalangin at mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, ng Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus nating Panginoong Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. At magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong lahat na tinatawag tayo ng ating Panginoon na makibahagi sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili na po tayong nakatayo for short announcement. During the recessional po, we invite all of you to join us sa may parking para doon sa short prayer and opening para sa launching ng countdown natin ng 400 years. Kami po, pagdating ng recessional, dire-diretso na po kami sa likod. Sumunod na lang po kayo para aantay namin kayo for the opening ride. Marami pong salamat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.